Magandang araw at magandang buhay sa inyo mga bata at sa lahat ng mga nanonood, lalong-lalo na po sa ating mga magulang na nakaantabay upang gabayan ang kanilang mga anak sa kanilang aralin sa araw na ito. Samahan niyo po ako sa isa na namang kawili-wiling talakayan. Ako nga po pala si Teacher Romel Grafilon Oraga mula sa mababang paaralan ng Panangan, distrito ng Timog Mako, ang magiging guro at gabay ninyo sa asignaturang Filipino sa ika-anim na baitang. Bago tayo magsisimula, alamin muna natin ang mga mahalagang bagay na dapat ninyong tandaan sa panunood at pakikinig sa akin. Una, kailangan nasa komportabling upuan kayo kasama ang inyong mga kagamitan tulad ng ballpen, papel, at ang inyong module. Pangalawa, kailangang makinig ng mabuti upang maintindihan ninyo ang ating aralin sa araw na ito. At higit sa lahat, upang masagot ninyo ang mga katanungan at mga gawain. O ano mga bata, handa na ba kayo? Kung ganon, halina talasan ang pandinig at linawan ang mata upang aralin ay maintindihan at makuha. At bago tayo tumungo sa ating aralin, tandaan muna natin ang ating layunin. Sa pagtatapos ng ating aralin, inaasahang nakagagamit ng magagalang na pananalita sa iba't ibang sitwasyon. O, nakuha niyo ba? Magaling! Alam kong kayang-kaya ninyo ang napakadali nating aralin sa araw na ito. Ngayon, subukin muna natin ang inyong kaalaman tungkol sa pag-aaral na ating gagawin. May babasahin akong mga pangungusap at ating unawain kung ito ba ay nagpapakita o nagpapahayag ng paggalang o hindi. Kung ito ay nagpapahayag ng paggalang, isigaw ninyo, "Hooray!" at "Hep-hep!" kung hindi. Una, hindi ko kailangan ang iyong opinyon. Pangalawa, nabasa ko sa libro na hindi yan totoo. Pangatlo, mali ka! Hindi ganyan ang paggawa nito. Pang-apat, ipagpaumanhin po ninyo na huli ako sa klase. Panglima, hindi namin kailangan ang tulong galing sa iyo. Pang-anim, may naisip ako na mas maganda kaysa iminumungkahi mo. Pampito, maraming salamat po sa ibinigay ninyong tulong sa aming pamilya. Pangwalo, naniniwala po ako na mas makabubuti sa lahat ang desisyon ng Pangulo. Pangsyam, hindi po ako sumasang-ayon dahil nakasasama po ito sa aming kalusugan. Pangsampo, magandang umaga po, Ginang Luces. Ako na po ang magdadala ng mga gamit ninyo. Nako, ang uhusay niyo naman! Sa pagkakataong ito, ay tumungo na tayo sa ating aralin. Ang ating aralin ay magagalang na pananalita. Ang magagalang na pananalita ay ginagamit sa iba-ibang paraan. Halimbawa nito ay pagpapahayag ng saloobin o damdamin, ideya o kaisipan, pagbabahagi ng obserbasyon sa paligid, pagsali sa usapan, at pagbibigay ng reaksyon. Sa kabuuan, ang paggamit sa mga ito ay nagpapakita ng paggalang sa kausap. Ngayon naman, susuriin natin ang sumusunod na pangungusap. Buksan ang inyong mga module sa pahina 5.
isulat sa sagutang papel ang tama kung ang sitwasyon ay nagpapakita ng paggalang at mali kung hindi. Iwasto ang inyong mga sagot mamaya gamit ang susi ng pagwawasto na makikita sa likurang bahagi ng inyong mga module. Una, iniwasan ni Erin ang mga kaibigan nagbigay puna sa kaniyang gawa. Pangalawa, nakangiting pinakikinggan ni Jyle ang mga ideya ng kaniyang kapangkat. Pangatlo, hinihikayat ni Sean ang kaniyang miyembro na magbigay ng kanilang mga opinyon. Pang-apat, pinagtawanan si Danica ng mga kamag-aral niya nang magkamali siya sa pagsagot. Pang-lima, tinanggap ng maluwag ni Mark na hindi maisasama ang kaniyang ideya sa plano ng kanilang klase. Sa puntong ito ay may babasahin akong dialogo, kaya makinig at unawain mabuti upang makasagot mamaya sa aking mga tanong. Minsan, ang magkaibigang Jimboy at Sean ay nagkasundo na lumabas sa kanilang bahay para puntahan ang kanilang kaklase. Sean, puntahan naman natin si Ray doon sa kabilang kalye. Sige, iyon din ang iniisip ko dahil matagal-tagal na rin kasi hindi natin siya nakasama. Kaya lang, bawal pala sa ating mga bata ang lumabas ng bahay dahil naka-enhanced community quarantine pa rin ang lugar natin. Pwede naman tayong magtago sa mga tanod para hindi nila tayo makita. Sige na nga. Psst! Hoy! Saan kayo pupunta? Magandang umaga po, sir. Bakit nandito kayo sa kalye? Hindi ba ninyo alam na bawal lumabas ang mga batang tulad ninyo sa panahong ito? Alam po namin, sir. Pasensya na po kayo. Gusto lang po sana naming bisitahin ang aming kaibigan. Pwede naman ninyong bisitahin ang inyong kaibigan kung magbibigay na ng panukala ang ating gobyerno. Nakukunin na ang curfew sa mga kabataang may edad 20 anyos pababa. Kasi sa panahon ngayon, delikado ang ating sitwasyon dahil sa kumakalat na sakit na dulot ng COVID-19. Gusto ba ninyong magkaroon ng virus at mamatay ng maaga? Naku, hindi po sir. Pasensya na po kayo. Uuwi na kami sa aming bahay. Humihingi po kami ng patawad sa nagawa namin. Sige, umuwi na kayo. Huwag na ninyong uulitin ito, ha? At pagdating ninyo sa inyong bahay, maghugas muna kayo ng kamay at maglagay ng alcohol para siguradong patay ang mga mikrobyo. Opo, sir. Maraming salamat po. Uuwi na po kami, sir. Maraming salamat po sa paalala. Kung nakinig kayo ng mabuti, ay masasagot ninyo ang mga sumusunod na tanong. Una, tungkol saan ang dialogo? Tama! Tungkol ito sa dalawang bata na nais dalawin ang kanilang kaklase, ngunit sinaway ng isang tanod. Pangalawa, bakit hinuli ng tanod ang magkaibigang Jimboy at Sean? Tama! Dahil ipinagbabawal sa mga bata ang paglabas ng bahay dahil may curfew at banta ng COVID-19. Pangatlo, paano sumasagot sina Jimboy at Sean habang kinakausap sila ng tanod? Tama! Sumagot sila ng maayos at may paggalang. Kayo ba mga bata kapag tinatanong kayo, sumasagot ba kayo ng maayos at may paggalang? Tama! Magaling! Dapat lang na
nasumagot tayo ng may paggalang kapag kinakausap tayo ng mas nakakatanda sa atin. Pang-apat, ano-ano ang magagalang na pananalita ang ginamit sa dialogo? Tama, po at opo. Pang-lima, bilang isang bata at mag-aaral, ano-ano ang magagalang na pananalita ang inyong gagamitin sa pagsali sa isang usapan? Naku, ang bait niya naman. Tama, kapag sumali tayo sa isang usapan, gumagamit tayo ng po at opo sa pagbati, sa paghingi ng pahintulot o paumanhin, at pagtugon sa pasasalamat. Mga bata, ating tandaan, ginagamit ang magagalang na pananalita sa pamamagitan ng pagsagot ng po at opo sa pakikipag-usap sa nakakatanda o kahit na sa iyong kapwa bata sa lahat ng pagkakataon. Gumagamit tayo ng magagalang na pananalita sa pagbati, sa paghingi ng paumanhin, sa pagtanggap ng panauhin, sa paghingi ng pahintulot at pakiusap, at pagpapakilala. Maaari rin gumamit ng mga magagalang na pananalita sa pagpapahayag ng saloobin o damdamin, sa pagbabahagi ng obserbasyon sa paligid, sa pagpapahayag ng ideya, pagsali sa usapan, at pagbibigay ng reaksyon sa isang bagay o issue. Ito ay mga sitwasyong ginagamitan ng magagalang na pananalita. Narito ang mga magagalang na pananalita at kung kailan sila ginagamit. Po, ho, opo. Pagsagot sa tanong o tawag. Makikiraan po. Kapag gusto nating makikiraan sa pagitan ng dalawang tao o higit pa. Salamat po sa tuwing nagpapasalamat po tayo. Maaari po ba paghingi ng pahintulot? Walang anuman pagsagot o pagtugon sa pasasalamat. Pagandang umaga, hapon, gabi, araw po kapag bumabati tayo sa isang tao. Pasensya na po paghingi ng paumanhin. Paki, paghingi ng pabor. Halimbawa, pakikuha na aklat sa mesa. Batid kong natutunan ninyo nang mabuti ang ating aralin. Ngayon, palalimin pa natin ang inyong kasanayan sa pamamagitan ng pagsagot sa mga pagsasanay na makikita sa inyong mga module sa pahina 10 hanggang 11. Unang pagsasanay, piliin ang pinakamagalang na sagot sa bawat pangungusap. Isulat ang titik ng tamang sagot sa sagutang papel. Una, nais mong hiramin ang aklat ng iyong kaklase. Paano mo ito sasabihin sa kanya? Titik A, akin na muna ang iyong aklat. Titik B, ipahiram mo sa akin ang aklat mo. Titik C, maari ko bang gamitin ang aklat mo? Titik D, ibigay mo sa akin ang aklat mo. Bilis! Pangalawa, ang kaibigan ng nanay ni Belen ay dumalaw sa kanilang bahay. Ano ang dapat niyang sabihin? Titik A, naku, hindi ko kayo kilala. Titik B, nay, nandito ang kaibigan ninyo. Titik C, wala po dito si nanay, umalis na kayo. Titik D, pasok po kayo, tatawagin ko lang si nanay. Pangatlo, isang umaga, binisita ni Sheila ang klinika ni Doktora Acepcion.
paano niya ito babatiin? Titik A. Magpapakonsulta sana ako. Titik B. Kumusta ka na, Doktora Acepcion? Titik C. Magandang umaga po, Doktora Acepcion. Titik D. Doktora Acepcion, magpapakonsulta ako. Pang-apat. Inutusan ka ng iyong tay na bumili ng mantika sa tindahan. Ano ang isasagot mo? Titik A. Opo, itay. Titik B. Ayoko, itay. Titik C. Saglit lang, itay. Titik D. Mamaya na, may ginagawa pa po ako. Panglima. Pinuntahan mo sa kanilang bahay si Ken. Ngunit kapatid niya ang nagbukas ng pintuan. Ano ang iyong sasabihin? Titik A. Nandiyan ba si Ken? Titik B. Magandang umaga, si Ken? Titik C. Hinahanap ko si Ken. Nandiyan ba siya? Titik D. Magandang umaga po. Nandiyan po ba si Ken? Ikalawang pagsasanay. Isulat ang malaking titik D kung tama ang pakikipag-usap at malaking titik M naman kung mali. Isulat ang sagot sa iyong sagutang papel. Una, opo inay, ako na maghahatid kay bunso sa eskwelahan. Pangalawa, pasensya na po kayo, hindi ko sinasadya, paumanhin ni Ben. Pangatlo, umuwi na siya kahapon itay, ang sabi ni Melka sa kaniyang tatay. Pang-apat, hindi ako sasama, wala akong gana, ang sagot ni Jerry sa kapatid. Pang-lima, sumama po siya sa kaniyang kaklase, sagot ni Sauro sa kaniyang guro. Binabati ko kayo sa husay na inyong ipinamalas. Natitiyak kong naunawaan na ninyo ang mahalagang konsepto sa paggamit ng magagalang na pananalita. Ngayon, para sa inyong huling pagsubok, basahin at unawain ang bawat pangungusap. Piliin ang tamang sagot na nagpapakita ng paggalang sa pakikipag-usap sa iba't ibang sitwasyon. Isulat ang titik ng iyong tamang sagot sa sagutang papel. Una, gusto mong lumabas kasama ang iyong kaibigan. Paano ka magpapaalam sa iyong mga magulang? Titik A. Aalis po ako kasama ang aking mga kaibigan. Titik B. Hinihintay na ako ng aking mga kaibigan sa labas. Paalam. Titik C. Maaari po ba akong lumabas kasama ang aking mga kaibigan? Titik D. Payagan ninyo akong lumabas kasama ang aking mga kaibigan. Pangalawa. Gusto mong makipaglaro sa labas kasama ang iyong mga kaibigan. Humingi ka ng pahintulot sa iyong ina, ngunit ayaw kang payagan dahil sa sobrang init sa labas. Ano ang iyong sasabihin? Titik A. Sige na inay, payagan na po ninyo ako. Titik B. Aalis pa rin po ako inay kahit hindi ninyo ako papayagan. Titik C. Opo inay, gagawa na lang po ako ng aking takdang aralin. Titik D. Naku inay, wala naman po akong gagawin dito sa bahay, kaya payagan na ninyo ako. Pangatlo. Nakita mong hindi wasto ang paggawa ng proyekto ng iyong kagrupo at ikaw ang nakakaalam ng tamang paggawa nito.
paano mo ito sasabihin? Edict A. Mali ka! Hindi ganyan ang paggawa nito. Edict B. Ihinto mo na yung ginagawa mo kasi mali naman. Edict C. Dapat sana sinabihan ninyo ako bago kayo gumawa. Edict D. Maari ba akong magbigay ng solusyon sa paggawa ng ating proyekto? Pang-apat. Pinuri ka ng iyong guro dahil sa husay mo sa pagguhit. Ano ang tama mong isasagot? Edict A. Wala yun, ma'am. Edict B. Magaling po talaga ako. Edict C. Maraming salamat po, ma'am. Edict D. Siyempre naman po, kasi may pinagmahalan. Panglima. Lalabas na sana si Angie sa kanilang silid-aralan, ngunit nag-uusap ang kanyang mga kamag-aral sa may pintuan. Ano ang nararapat niyang sabihin? Edict A. Padaan nga! Edict B. Makikiraan po ako sa inyo. Edict C. Umalis nga kayo dyan! Edict D. Huwag kayong umarang-harang sa pintuan. Muli, iwawasto ninyo ang inyong mga sagot sa pamamagitan ng susi ng pagwawasto na makikita sa likurang bahagi ng inyong mga module. Ipagpapatuloy ninyo ang mga pagsasanay sa araling ito at gawin ang mga karagdagang gawain na nakalagay sa inyong mga module. Maaaring magpatulong sa inyong magulang o di kaya'y sa nakatatandang kapatid. O mga bata, laging tandaan, maging magalang sa lahat ng panahon. Pangalawa, ang batang magalang ay ikinararangal ng magulang. O paano mga bata? Dito na nagtatapos ang ating aralin. Muli, ako si Teacher Romel Grafilon Oraga mula sa mababang paaralan ng Panangan, Distrito ng Timog Mako, ang inyong guro at gabay sa pag-aaral. Sana naging makabuluhan ang inyong panunood dito sa TV Eskwela. Ako'y mag-iiwan ng mga katagang. Kahit sa gitna ng pandemya, ang pag-aaral ay isa puso't diwa. Manatiling malusog at ligtas. Dahil dito sa TV Eskwela, sa pag-aaral, sama-sama. Bye-bye!